Mula kay sa iyong araw naman tayo ulit mga kapatid, basta usapang Bible verses at may kinalaman sa mga propesiya. Dito tayo mga tol kasi syempre nandirito na tayo sa end of days mga tol. Itong mga panahon na to binabanggit sa Bible, mga huling araw. So dapat aware tayo mga kapatid sa mga nangyayari. No? So sabi rito, nagsimula na, ngunit hindi ito nakikita ng mga tao. Ano yung nagsimula na at hindi nakikita ng mga tao mula kay sa iyong araw? Yan, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe mga tol. So huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga kapatid. Ipinapakita sa atin ng napakaliwanag ng Biblia na may mga spiritual forces lampas sa ating mga imahinasyon. Ito ay pwersa na naglalaro literally lampas ng mga nakikita ng ating mga mata. Efeso chapter 6 verse 12, sapagkat ang ating pagkikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Si Apostol Pablo ay gumamit ng napakaraming mga termino para ipaliwanag kung sino nga ba ang totoong kalaban, ang kalabang espiritual. At ang isa sa mga lesson na ating matutunghayan na binabanggit sa mga nakasulatan ay may mas marami pang nangyayari sa likod na literal na mundo kung tayo ay tutungo sa espiritual na mundo na hindi nakikita ng ating mga mata. Ngunit ang nakakalungkot, karamihan ng mga Kristiyano ay pinipiring nila ang kanilang mga mata sa mga topiko patungkol sa spiritual realm. Ito lang naman yun mga kapatid, diba? Merong 10 utos, diba? 10 utos ng Diyos na kailangan natin sundin. At bukod dun mga kapatid, bukod dun sa 10 utos na yun, ay actually yung 10 utos na yun parang buod yun eh, diba? Buod yun ng napakaraming utos. Pero kung nakikita mo mga tol, no? Ang mga tao ngayon nahuhulog sa kalayawan, nahuhulog sa mga bagay gawa ng laman, 'di ba? Ngayon, kung mapapansin mo, parang may mga bumubulong, 'di ba? Mga bagay na hindi natin nakikita kasi ang nakikita natin palagi ang ngayon yung kasiyahan sa dami ng problema sa mundo, mga tol, 'di ba? Sa dami ng pagsubok. Sabihin na natin pagsubok, 'di ba? Sa dami ng mga pagsubok ngayon, yung iba gusto lang mag-aliw. Pero sa sobrang pag-aaliw, nahuhulog na doon sa tinatawag na trap, no? Sa trap ng Diablo. Kasi ang gusto ng Diablo, mga kapatid, di ba? Dahil nga huling araw na tinatawag dito sa Bible, gusto niya mas marami pa siyang madala, maisama doon sa kanyang pagkapahamak, no? Marami pa siyang gustong mahila. Yung tipong nandito ka na dapat sa mga maliligtas pero dadaling ka pa niya doon. Sa paanong paraan, siyempre kahit naman ikaw ay hinirang o hindi hinirang, lahat ng tao dumadaan sa mga pagsubok. At dahil may mga pagsubok ang tao, minsan ng tao nadadala sa gusto niya kasing kumawala eh. Gusto niya kahit man lang kahit papano makalimutan niya yung problema niya. So saan na pupunta yun? Diba minsan umiinom ng alak, nalalasing ng sobra, dahil doon nakakagawa ng mga bagay na hindi tama mga kapatid. Doon na ngayon pumapasok yung Diablo kasi kapag ang tao nahulog na doon sa trap na yun, no? Yung mga bagay na hindi natin nakikita, may mga bumubulong sa atin, yung mga espiritong yan, yun mga tol, yan ang pinakamatinding kalaban. Nagpapakita sa iyo ng mga kahinaan ng kahinaan mo. Dahil sa maraming mga rason na pag pinag-usapan ang patungkol sa spiritual world ay nagiging panatiko ka sa iyong pananampalataya. Ngunit sasabihin ko sa iyo, ito ay hindi totoo. Ipinapakita ng Biblia na may mga nangyayari na katotohanan patungkol sa spiritual realm na hindi nakikita ng ating mga mata. Ang spiritual realm ay bumubuo sa dalawang grupo. Ang grupo ng ating Panginoong Diyos kasama ng mga anghel at ang grupo ni Satanas kasama ng mga demonyo. Si Satanas at ang mga demonyo ay kumikilos ng matindi at nagbibida-bidahan sa ating mundong kinagagalawan ngayon. Ngayon, sa banal na kasulatan, partikular sa libro ng Revelation, makikita natin dito ang topiko ng Mark of the Beast o ang marka ng halimaw na binabanggit ang numerong 666. Ang Mark of the Beast na ito o ang markang halimaw na ito ay ito ang selyo ng mga sumusunod sa Antikristo. Kasama na rin dito ang mga false prophet at false Christ. Ngayon, napapakinggan natin ang patungkol sa markang ito. Ngunit hindi alam ng karamihan
kung gaano kaimportante ang markang ito at kung bakit si Satanas kasama ng kanyang kampon at mga diablo ay gustong gusto niya na ang buong mundo ay mamarkahan niya ng marka ng halimaw. Ito naman yung tinutukoy naman dito mga tol, hindi naman din sa gawang kalayawan mga kapatid, no? Ito naman nakukuha niya sa pamamagitan naman, yun nga yung mark of the beast mga kapatid, mga false prophet o mga bulaang propeta, kasi hindi naman lahat, no, nandoon sila sa kalayawan, no? Yung iba sabi nating religious sila, ayaw nila ng mga gawang laman, ayaw nila ng mga gawang pagkakasala. Ang problema, akala nila nasa tamang daan sila, pero hindi nila alam yung kampon ng diablo mga tol ay may mga ginagamit na tao para iligaw yung mga tao na gusto nilang iligaw. For example mga kapatid, di ba, mapupunta ka doon sa mga maling paniniwala, maling pagkaunawa o kaya maling mga sinasampalatayanan, no? Hindi kasi yung mga nasa kalayawan lang ang liligaw nila, kasi wala na silang pakialam doon eh, kanila na yun eh, no, liligawin na nila yon, kanila na yon, mga nasa gawa ng kalayawan, di ba? Pero etong mga to, yung mga nandirito naman sa side na hinahanap ang katotohanan, hinahanap yung salita ng Diyos, di ba? Minsan ang diablo nagpapanggap, gumagamit din ng mga talata sa Bible, di ba? Doon ka naman niya aakitin hanggang sa mapunta ka doon sa akala mong tama, akala mo tamang pagkaunawa, pero nahulog ka pala doon sa false prophets naman. So, kailangan talaga maging ano kayo, maging palamatsyagin ka sa kapag-aralan mo ng mabuti, di ba? Kasi kung hindi, talagang lahat tayo mahihila sa ganyan. Dahil pag natanggap mo na ang marka ng halimaw, sigurado na 100% na ikaw o sino man ay pinalin ang mapupunta sa naglalagablab na apoy at asupre sa ikaw. No, akala mo nasa tamang religion ka, no, akala mo nasa tamang daan ka, no, akala mo nasa tamang paglilingkod ka, yung pala hindi, no. Kasi mga tol, 'di ba, sabi nga ganoon sa Bible, marami magsisilapit kay Jesus, magsasabing Panginoon, Panginoon, 'di ba, nagsipangaral kami ng ebanghelyo mo, ganyan ganyan. Nagsipalayas kami ng mga kampon ng kadiliman sa iyong pangalan, pero itinaboy sila, hindi ko kayo nakikilala, kayong gumagawa ng katalampalasanan. Akala ng mga taong yun, tama yung ginagawa nila, yung pala nahulog sila doon sa ano, doon sa trap ng diablo mga tol. Kaya yari tayo doon, no, pag nangyari yun. Impyerno. Balikan natin to. Nang mapupunta sa naglalagablab na apoy at asupre sa impyerno. At ang bagay na ito ay binabanggit 5 beses sa libro ng Revelation chapter 13 at 3 beses na binabanggit sa Revelation chapter 14 verses 7 to 11. Oo kaibigan, ang issue ng Mark of the Beast ay tumutukoy sa pagsamba, dahil ang marka ay hindi literal na 666, kundi ito ay may kinalaman sa pagsamba sa Diablo, sa Antikristo at sa mga kampon nito, at ito ay nangyayari na sa panahon natin ngayon. Kahit na ang mga tao ay hindi alam ang bagay nito, at ang nakakalungkot, karamihan ay binabaliwala nila ang patungkol sa markang ito. Ang issue ng Mark of the Beast kasi kaibigan ay hindi dito nagsisimula, kundi nagsimula ito noong unang panahon pa. Para maintindihan natin ito, ating balikan ang patungkol sa kasaysayan ng pagkakahulog ni Lucifer, the fall of Lucifer. Isaiah chapter 14 verse 12-14. Nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga, ibinagsak ka sa lupa, ikaw na nagpasuko ng mga bansa. Sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa itaas ng bundok na pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga. Aakyat ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng kataas-taasang Diyos. Ganito ang banggit ni Lucifer, na ngayon ay tinatawag na Satanas, na dumadaya sa buong mundo. Na-witness ni Isaiah na ipinakita sa kanya sa isang pangitain ang patungkol sa detalyadong pagkakahulog ni Lucifer mula sa langit. Nakita niya kung gaano katanyag itong anghel na si Lucifer, at na-witness niya kung gaano kaningning at kaganda ay ito. Naman ay nakita niya ang transformasyon ng isang tanyag na anghel ng langit na naging pasimuno ng kasamaan dito sa lupa.
ipinakita ng ating Panginoong Diyos kay Prophet Isaiah ang patungkol sa kayabangan ni Lucifer sa kanyang disobedience at pagmamahal ng matindi sa kanyang sarili. Gayon din ang kanyang matinding pagre-rebelde. At ang pinakamahalagang nakita ni Prophet Isaiah ay ang kagutuman at kauhawan ni Lucifer na siya ay masamba. Babanggitin ko sa inyo ang limang statement ni Lucifer. Una, aakyat ako sa langit. Pangalawa, ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Pangatlo, uupo ako sa itaas ng bundok na pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga. Pangapat, aakyat ako sa itaas ng mga ulap. Panglima, ako ay magiging gaya ng kataas-taasang Diyos. Itong limang statement ni Lucifer ay nagpapahiwatig lamang at nagpapakita lamang sa atin na gustong-gusto talaga ni Lucifer na siya ang sasambahin at hindi ang ating Panginoong Diyos. Kaya naman hanggang sa panahon natin ngayon ay ito ang ginagawa ni Lucifer. Gusto ni Lucifer na ibalin natin ang ating atensyon sa mga mundong mga bagay, ang mga bagay na nagpapasaya sa atin, ang mga bagay na hindi pumupuri sa ating Panginoong Diyos. Hindi man natin direct na sinasamba si Lucifer ay makikita natin na ang mundo ay inaaliw niya tayo, pinapasaya ang ating mga mata, pinaparamdam sa atin ang buhay sa piling ng makalaman na pagnanasa. Kung ating mapapansin, nung si Jesucristo ay tinukso ng Diablo, ang una niyang tukso ay gawing tinapay, ang bato. Ang unang tukso sa atin ng mundo ay ang mga makalaman na mga pagkain na sumisira sa ating katawan. Binabanggit sa banal na kasulatan na ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu. Ngunit dahil sa mga pagkain ito ay nagiging Diyos natin ang mga pagkain ito. Pangalawang tukso. Kapag masyado ko masiba, no? Tinukso ni Satanas ang ating Panginoon na tumalun mula sa itaas ng bundok at sinabi pa niyang siya ay sasaluhin ng mga libo-libo niyang mga anghel. Ngunit kung ating mapapansin mga kaibigan, ito ay humahambing sa ating panahon ngayon na ang mga tao ngayon ay inilalagay nila ang kanilang mga sarili sa kapahamakan dahil inilalabit natin ang ating buong puso sa tukso ni Satanas na kahit na alam natin na ikapapahamak natin ito ay tinutukso tayo ni Satanas na magiging okay lang ang lahat dahil sa bandang huli ay tutulungan daw tayo ng ating Panginoong Diyos. Yan, ito yung sinasabi natin kanina sa umpisa na sa kalayawan mga kapatid, no? Halimbawa ikaw ay problemado. Diba? Sa sobrang problema mo, yung iba nahuhulog ka sa pag-ani. Alam mo yung para makalimutan mo panandalian yung problema mo. Diyan pumapasok yung Diablo mga tol. Gagamit ka ng bawal na gamot, gagamit ka ng alak syempre. Na hindi naman talaga actually makakatulong sa'yo, kundi makakapagpalala pa ng problema mo. Diba? Ay nako. Ngunit nais ng ating Panginoon na huwag natin ilagay ang ating sarili sa presensya ng mga tukso na sisira sa ating pagkatao. At pangatlo, tinukso ni Satanas ang ating Panginoong Diyos na ibibigay niya ang lahat ng kaharian sa mundo basta siya lamang ay pupuri sa kanya. Kung ating mapapansin, si Satanas ay tinutukso niya ang bawat isa na tayo ay sasamba sa kanya sa pamamagitan ng pagiging sakim sa salapi, hindi maibigin sa ibang tao, pagkus maibigin sa kalayawan sa mundo at maibigin sa sarili. Yan, dyan pumapasok naman ngayon, iba nagagawang magnakaw, nanggagawang mandaya, mang scam, diba? Dahil sa pag-ibig sa salapi, mga tol, dun din pumapasok yung Diablo, no? Para magkaroon ka ng magandang buhay, kailangan mo to. Diba? Minsan may mga ano pa yan, may mga ano pa sila. Atag dito para ma-justify nila yung ginagawa nila. Eh hindi naman napatas ang mundo ngayon eh, 'di ba? Kailangan mo makipagsabayan, yan ang sinasabi ng iba, 'di ba? Kapag hindi ka kahit papaano eh man lamang, ikaw ang lalamangan, 'di ba? Yun ang ginagamit nila pang-justify. Iba sinasabi nila, eh ang dami-dami nga diyan eh. Nakaupo pa, may mga pinag-aralan, mga malalakas magnakaw 'yun, 'di ba? Parang i-justify pa nila yung ginagawa nila, di ba? Doon pumapasok ulit yung Diablo, no? Sa pag-ibig sa salapi. Bigin sa mga tagumpay ng mundo, hindi sa tagumpay ng kasama ang ating Panginoong Diyos. Maibigin sa pansariling kagustuhan, hindi sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Tunay nga na tayo ay walang karapatan sa langit kung ito ang ating ginagawa, kaibigan.
Ngunit paano nga ba malalabanan si Satanas kung ating mababasa kung paano nilabanan ng ating Panginoong Hesukristo si Satanas ay sa pamamagitan ng Biblia na binabanggit niyo doon na susulat, huwag mong tuksuhin ang iyong Panginoong Diyos. Mm-hmm. Makikita natin dito na tayo ay anak ng ating Panginoong Diyos at huwag tayong matakot na banggitin sa Diablo na siya ay umalis sa ating piling at makakamtan lamang natin ang kalakasan kung tayo ay nag-aaral ng banal na kasulatan at kung tayo ay magpapasakop sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Yan. Kaya napakahalaga lagi na umaten ng mga prayer meetings, napakahalaga lagi na umaten ng mga Bible study, mga tol. Kasi sa ganitong paraan, di ba, na lalayo ka, no, sa tukso. Kasi tulad nga nung narinig natin kanina, hindi man direktang sinasamba mo siya. Siyempre, ikaw, hindi ako satanista, no? Kristiyano ako. Naniniwala ako kay Jesus. Sumasamba ako sa Panginoong Diyos. Pero hindi mo alam na sa ginagawa mo minsan mga kalayawan, ginagawa mo mga kasalanan, na labag sa mga kautosan ng Diyos, eh sinasamba mo na rin yung kalaban, di ba? Kasi sa ganong paraan eh, ganong paraan mo siya na nasasamba eh. Pero kapag ka ikaw, eh madalas ka sa mga worship services, di ba? Eh alam mo yun, na kahit pa paano napapalayo ka, mga tol. Kaya naman kaibigan, nais ng ating Panginoong Diyos ngayon na lumapit tayo sa Kanya at humiling ng kalakasan sa Kanya, pag-aralan ang Kanyang mga banal na salita upang tayo ay makakasurvive sa huling kapanahunan. Dahil kaibigan, kapit lang, malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na ito ang oras para bumitaw sa pananampalataya, mm-hmm, kundi ito ang oras para kumapit ng mas mahigpit sa pananampalatayang ating nasilayan buhat sa Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Alright mga kapatid, anong masasabi mo rito sa video na panood natin? Agree ka ba, mga tol, na hindi mo man siya direktang sinasambay, meaning hindi mo siya niluluhuran, hindi mo siya kinikilala, hate na hate mo siya, no? Yung tipong, hindi ako sasama dyan, nakakatakot, di ba? Hindi ka sumasama, hindi mo siya kinikilala at alam mo, Diablo siya, mga tol. Di ba? At ayaw mo maging atheist, ayaw mo maging satanist, di ba? Isa kang Kristiyano, sinasabi mong Kristiyano ako. Pero eto, tingnan mo naman. Araw-araw ka naglalasing, di ba? Nang bababae ka, nangangabit ka, tatlo-tatlo ang ano mo, di ba? Alam mo yung mga labag na yun eh. Meron kang gumagawa ka ng pakikiapid, pangangalon niya, di ba? Yung mga pinaniniwalaan mo, labag sa Bible o labag sa mga salita ng Diyos. Diba? May mga sinasabi pa yung iba na naniniwala ako kay Jesus pero hindi ako naniniwala sa Bible. Eh yun yung guide, no? Para mapunta ka sa tamang daan. Kumbaga yan yung mapa, mga tol. Kahit alam mo na naniniwala ako, meron akong pupuntahan, pero ayoko maniwala dyan sa mapa. Eh maliligaw at maliligaw ka pa rin, di ba? So halimbawa yung mga ganong paraan, kahit hindi mo siya direktang sinasamba, pero dahil doon sa mga bagay na labag sa kautosan, pero nagagawa natin ang hindi natin nalalaman, eh siya ang nasasamba natin, hindi ang Panginoong Diyos. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Comment kayo sa baba, pag-usapan natin yan sa next video natin. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out!